rin in-expect na Coco will be your love team. Pag-usapan natin, dahil wala rin naman siya dito, ano yung hindi namin alam tungkol kay Coco. Medyo ilaglag muna natin siya dahil wala pa siya dito para pwede siyang bumawi. Ilalaglag ko si Coco. Ano ba siya? Tahimik eh. Tahimik. Mahiyain. Mahirap siyang... Parang medyo mahirap hulihin yung kiliti niya. Pero pag nahuli mo yung kiliti niya, kailangan doon ka na. Huwag ka nang alis sa tabi niya. Kasi pag umalis ka, parang hindi ka na naman nakilala. Meron siyang sariling mundo eh. Or parang hindi lang din niya siguro trip yung kabaliwan ko. Parang feeling ko nga minsan naiingayin siya sa akin eh. So, parang expectation versus reality, di ba? Ano yung in-expect mo na nung bago mo siya nakatrabaho, tapos ano yung reality? Na-expect ko, bibigyan niya ako ng motor, ng Vespa. Reality, wala akong nakuha. Well, mahilig kasi akong, ganun naman ako, mahilig akong mang-asar. Parang yung nasa Dubai kami, nasa Gold Zoo kami. So, tumitingin siya ng mga alahas. So, binubuyo ko siya na, Oko, wag mo na akong bilan ng alahas. Nakakahiya naman. Hindi nga niya talaga ako binilan. Yung mga ganun. Ano pa ba? Si Coco. Kuwela. Mamasayahin naman siyang tao. Nakakatuwa sa kanya kung paano siya mag-memorize ng lines. Kasi, kailangan finifeed sa kanya yung lines. Pag binabasa niya, mas nahihirapan siyang tandaan yung mga ano. Ang dami niyang namimiss ng mga linya. So minsan, ako na rin yung nagsasabi ng mga lines. Sa akin na niya tinatanong kung anong linya niya. So siguro, so sobrang busy din yung tao, di ba? Sobrang sipag niya. Nalilito na siya, hindi na niya matandaan yung mga bagay-bagay. Hindi na niya alam kung nasan siya. So okay naman. Masarap siyang pagtripa na tao, actually. Hindi ko yung nina-expect sa kanya. Direct May? Hi, Mommy Jo. Yes. Ano, about Coco? You mean? Oo. Ano, may quota siya sa English words. Lagi niya sinasabi sa akin, direct ha, ang mga linya, ang mga English ha, sampu lang ang baong ko. Magpas ka na, 11 na yon. Sinasabi niya sa akin, sabi niya nung isang ano, nung patapos na kami, direct, pinaka-proud, so sabi ko sa lola ko, pinaka-proud ako sa pelikulang to. Ang dami kong English. Iyon. Pero si Coco as a coworker, from the beginning kasi, paulit-ulit niya sinasabi sa akin is, i-direct mo ako ah. Correct me, I've been doing cardo in Tagalog. Sabi niya, ginagawa ko na tong cardo for 6 years. So hindi na ako aware kung ano yung ano. Ang hirap i-ganon si cardo. Minsan, naging automatic na sa akin kung ano yung ano. Kumbaga, it's second nature na to be cardo. So, correct me. So, as simple as yung mga takbo niya ko, take to tayo. Kasi tumakbo siya na, bakit? Yung takbo mo, cardo, ha? Secondary kasi explain to sa kanya, okay. Nakinig naman siya, pero gustong-gusto niya yung ganon. Sabihin mo sa kanya kasi he really wants to be a different character dito. Kumbaga meron siyang ano talaga na conscious effort na maano siya, ma-shed off si Cardo. Minsan talaga ang hirap eh, dahil kasi nga, 6 na taon eh. Tsaka ano, meron kaming part dito na may action scene. Tapos ang patient niya magturo dun sa ano, sa yung co-actor niya, kung paano i-fake yung suntok. Parang napaka ano na, parang na siyang nasasapian na pag may action, alam niya na yung gagawin. Ang dami niyang tricks up his sleeves. Sabi niya, ito direct may suggestion ako, may ganun. Pero grabe, para siyang ano, parang action 101 pagdating sa kanya. Kasi nga, 6 years siya nag-a-action eh. So yun, so parang ang dami ko rin natutunan from him. And at the same time, ano siya, parang willing to be directed. Miss Crystal naman, my question goes to you and back to Direk and Miss Angelica. Last question ko na to siguro, no? Aside from love and money, or kung mamimili ka, ano yung pinaka, na, dalawa yung sagot, ano? Isa na yung pinakamahirap tsaka pinakamadaling pagpilian. Ano po yun, Mami Jo? Sorry. Kasi love or money, di ba? Ano yung pinakamahirap for you na pagpilian at tsaka ano yung pinakamadaling pagpilian? It could be simple, di ba? Pwedeng halimbawa,
papaya versus ano, sayote sa tinola. Napakadali ng pagpilian nun, di ba? Ayun yung, ano yung pinakamadali for you at saka pinakamahirap? Pinakamadali siguro po, ano, meat or gulay. Meat ako. Pagkain pa din. mahirap, pinakamahirap siguro sa ngayon, nandun ako po sa city life ba or provincial life. Ngayon, dahil naka-work from home, ganyan. So, parang, so magsistay ba ako sa probinsya with my family or babalik ba ako dito sa city kahit naka-work from home ako dahil mas dun ako sanay. Yun. Yun po siguro. Direk? Ang madaling choice, exercise o kain? Exercise, eh. Oh, talaga? Alam na natin sagot doon, di ba? Doon tayo sa mahirap. Mahirap, work, to work, or to be safe. Kasi syempre, mahal ko yung trabaho ko. Also, you have to earn, di ba? Pero you also want to be safe. You also want to be healthy, and it's a risk to be out, but it's a tough choice. Yun. Ako? Yes. Kaya kailangan gumana ng utak ko. Siguro yun. Gagana ba utak ko? Hindi. yung madali, gigising na ba ako, itutulog ko pa? Parang yun. Madali na mahirap yun eh, minsan, di ba? Parang, kasi pag chinek mo yung time, parang, kailangan ko nang gumising. Pero minsan, pagka hinayaan mo lang na, tulog pa ako. Maaga pa. Tapos pagising mo, alas dos na pala. So, yung mahirap, mag-isip talaga eh. Mahirap, siguro nung nagsisimula yung pandemic, parang magsistay ba ako sa Pilipinas o aalis ako ng Pilipinas? Sa ibang bansa muna ako titira. Parang yun siguro. Thank you! Congratulations! We're all excited. Excited na po thank kami you. Lahat. Congratulations po. Thank you po. Thank you. Thank you so much, mami. Jai, gusto ko lang ipaalala sa mga nanonood sa atin ngayon na yung QR code na nakikita nila sa baba sa live stream, yan, pwede nilang iscan yan. Yan. Pwede nilang iscan yan para makabili ng tickets for love or money. Yan, ang next set of questions naman natin magagaling kay Ate Mel Balyanera from Cinema News. Hi. Hi, Direk. Hi, Angelica. Hi, Crystal. Hi, how are you? Angel, maraming natutuwa at masaya right now kasi we all know na masaya ang puso mo ngayon. May nagpapasaya sa'yo. Natutuwa rin kami kasi kahit paano, pinasilip mo kami sa mga kaganapan sa personal mong buhay. My question is that, what makes you decide na buksan siya sa publiko? Parang wala naman akong plano. Ano lang, ano bang deciding point ko? Wala, parang gusto ko lang din maging proud and siguro parang i-share lang din yung happiness dahil maraming tao din kasi na pag malungkot ako or nasaktan ako, nandyan sila para sa akin at nasasaktan sila at the same time at nalulungkot sila para sa akin. And parang ayoko din naman ipagdamot yung happiness na meron ako ngayon. So, sa simpleng bagay na ganun, parang kahit papaano siguro na i-share ko at napakita ko sa mga tao na, uy, si bakla masaya na. So, magbunyi kayong lahat. Ganun. Angelica, isa ka kasi sa pinakamalaking artisan natin right now. No? Nakapag-adjust na ba siya sa'yo? Siyempre, napaka-ordinaryo yung tao. Ano siya? What's this? Napaka-private person. Napag-adjust na ba na kilala kang artista? You're so busy? Your schedule? Well, kung kilala niyo din naman ako, sobrang simple ko din naman na tao. Minsan kailangan ko i-remind yung sarili ko na
kuy artista ka, yung mga ginagawa mo, mga sinasabi mo, di ba? Mga pinupuntahan ko. So parang, hindi naman din naging mahirap yung pag-a-adjust. May mga panahon lang na nagugulat pa rin siya pag may biglang lumalapit sa akin. So, yun. Sa mga ganun-ganun lang siya nagugulat. Parang kailangan niya i-remind yung sarili niya na ako nga pala artista yung kasama ko. Angel, sa mga past relationships mo, what lessons you learn na gusto mong ina-apply mo ngayon sa bagong mong relasyon? Naunahin yung sarili. Parang kahit na anong mangyari, parang ayokong mawala yung in-invest ko sa sarili ko, sa lahat ng natutunan ko. Parang, yun, unahin yung sarili, yung respeto sa sarili. Parang hindi na pala talaga yung pwede mawala, kahit gano'ng ka-in-love dito sa taong to. Yun, mas importante, dapat mas mahal mo pa rin yung sarili mo. Una lagi yung sarili. Gano'ng kasaya yung mami mo right now? Kasi alam niya masaya-masaya ka. Kamusta si mama mo? Gano'ng siya kasaya? Siyempre masayang masaya. Masaya yun. Masaya. Maligaya yun. Okay, maraming salamat sa pagsagot. Thank you so much and good luck sa movie nyo. Thank you. No, isa niyong kamay ko na. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you, Tita Melba.